Ah, mga kaibigan, kasama po natin ang mga taga-barangay Balingkanaway. Balingkanaway na naman ito, pero may problema po sila sa lupa sa barangay San Manuel. Ano po? Narito sa kaliwa si Maria Teresa, sa kanan Maria Teresa Baluyot, Benji Carlo Baluyot at Gloria Baluyot siguro ito, Palaran. Ano po ba yung naging problema rito sa inyong mga titulong hinahawakan? Dahil narito yung mga titulo, dala-dalawa po ito. Pero hindi sila yung umaangkin, at mayroong ibang umaangkin ng lupain na mayroong titulo mula po sa Department of Agrarian Reform. Pakikwento nga po. Ako po si Maria Teresa Baluyot. Asawa po ni Yumaong Salvador Baluyot Jr. Kami po ay mayroong titulo na hawak. Ito po. Na matagal na po namin na sinasaka mula pa po nung hindi pa po naisisilang ang aking asawa at ang kanyang mga kapatid. Sinasaka na po ito ng aking yumaong biyanan. Wala naman po kami problema, patuloy po kami nagsasaka. Nung dumating po yung panahon ng pandemic, bigla na lang po kami tinawagan ni Obec Peder na mayroon daw pong may-ari ng aming lupa, na mayroon din daw po silang hihawak na titulo. Noong mga panahon po na yun, hindi po kami makauwi ng barangay Balingkanaway. Kaya po si Obec Peder ay sapilitan niyang kinausap ang aking ipag na kapatid po ng aking asawa na si Salvador. Ang kapatid niya po ay si Gloria Baluyot Palaran. Kinausap po siya ni Obec Peder. Pupunin na daw po niya yung lupa ni Mayor. Sino Mayor? Sino po Mayor? Mayor Christian Iles po. Inutusan daw po siya ng, parang siyang inutusan na tagapag-arreglo sa kukunin na yung lupa. Eh may titulo sa inyo, bakit kukunin? Kasi po ako, hindi po ako mag-decide yan. Hindi ko po alam yan kasi hindi naman po akin yan dahil yan sinasaka nung binigay ng tatay ko nung buhay pa sa kapatid ko. Kung just in case mawala yung tatay ko, siya ang magsasaka. Ngayon po, hindi po ako pumayag. Pinapirma kang sapilitan. Hindi po, sabi niya po sa akin na kukunin daw yung lupa, bibigyan kami ng 150,000. Sa utos ni? Sa utos daw po ni Mayor. Ako po wala naman po kung, hindi ko po dapat pirmahin yun kasi hindi naman sa akin yun. Kahit magkakapatid kami, may sarili kami respeto sa bawat isa. Hindi namin pwedeng pakialam yung pag-aari ng may pag-aari dahil kami, may sarili din naman kami. Yun po. Kaya nga po tinawagan ako ng aking hipag na kinukuha na nga daw po ni Mayor Cristy Angeles ang aming lupa na mayroon daw po silang hawak na titulo. Kaya ang sabi ko po sa aking anak, sandali lang, magtatanong muna tayo dito sa Dasa Manila dahil nasa Manila po kami nung time na yon na mayroong pandemic at di kami makauwi. Kaya po nagtanong kami kung ano ang aming dapat gawin, bakit po mayroon pong nag-aangkin ng lupa na matagal na po namin sinasaka pa ng pa po ng aking ganan. Ngayon po, anong sagot ng ano, ng DAR sa ang sabi po ng DAR sa amin, dapat po mag-usap daw po yung nag-claim at saka daw po kami. Para, kasi po sinabi po namin na inaalok po kami ng 150 ni Obec Peder. Yung po ang kapitan ng ex-kapitan po, opo. Yun daw po ang offer ni Mayora Cristy Angeles na 150. Sabi ko, ngayon po, sabi po sa amin ng DAR, mayroon daw po yung computation sa ano, sa lupa, paano po man. Ngayon po, pumunta po yung anak ko, binigyan po siya ng sulat para mag-usap po si nagpaimbita po. Opo, imbitasyon po kay sa mga nag-claim po at saka po sa amin. Ngayon po yung sulat na po na yun dahil si Obec. Sinong sumulat? Yung DAR po. Opo. Okay. DAR po sa Manila yun, di ba? Hindi, dito sa Nagkaharap pa kayo? Hindi po.
Hindi po. Kasi po, binigay po namin yung sulat dahil sabi nga po ni ex-Kapitan Obek Peder, siya po ang representative ni Mayor. Ni Mayora. Ngayon po, binigay po namin yung sulat. Nagalit siya. Ano ang sinabi niya sa iyo, G? Hindi ko matatanggap to. Ikikwento mo. Yung sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Alam ko na kung ano yung gagawin niyo. Lumaban pala kayo. Tapos po, nakikusap po kami na kung pwede po magharap si Mayora at saka po kami para makapag-usap kami dahil yun po ang sinasabi ng dad. Ngayon po ang sagot po ni Obek Peder, sarado na daw po sa ganyang usapin si Mayora. Kaya po, napilitan po yung aking hipag na pinatawag ulit na at siya, sabi mo kung nangyari siya sa barangay. Pinatawag po ako ulit. Ni Kapitan. Ni ex-Kapitan. Okay. Ang sabi po niya sa akin, ano, kung hindi daw po ako pipirma, sa pilitan ipapabakot na. At saka sabi ko naman, nagmakaawa ako sa kanya, kulang na lang lulungod ako. Sabi ko, pwede po bang ka kung ano, pintayin na lang si Benji. Sabi po niya, hindi daw pwede. Sabi pa, bigyan na nung pahinga niya sa hok. Ano, magpagal na ako dito sa lupa na to, wala naman sa akin dito, sabi niya. Anong pakinabang ko dito, sabi niya. Dinugdug niya yung lamesa. Kaya doon ako, na-stress ako sa kanya. Na-stress niya talaga ako. Tapos din, ginaganong pa nga niya ako eh. Duro-duro ka niya. Kala mo, bata akong maliit. Eh, hindi ako sanay sa trouble kasi hindi ako sanay sa mga ganyang usapin na ano. Kaya na-stress talaga ako. Okay. Sabi ko, nagbakawa ako. Pwede pa kapka ako. Pwede pa kapka ako. Kausapin ko si Mayor, huwag makawa ako kahit lulugod ako sa kanya. Ay, huwag ka pupunta doon, sabi niya gano'n. Huwag ka magdala ng politiko doon, sabi niya sa akin. Kaya yun, na-stress talaga ako. Tapos tumakbo na naman ako sa San Manuel. Hindi na ako nakakon dahil nga na-stress ako. Tapos yung oras na yun, nag-stop yung ano, yung usapin. Hindi ka ako magpulat, nanginig ako. Baka kasi tamaan ako doon, mamatay ako. Na-stress ako dahil mataas ako. So, anong nangyari po, no? Naagaw sa inyo yung lupa? Opo. Tapos po, bumalik po kami sa dad. Binigyan kami po ng tapulin ba yun? Yung... Hindi, binigyan po kami ng... Sa Milo, na-stress. Nung pilit nilang kinukuha yung lupa, lumapit po ako sa Duterte's hotline po, sa 888. Opo. Tinanong ko po yung daar kung sino po ang may karapatan dun sa lupa na titulado na binigay nila sa amin. At nagbigay po sila ng letter, sumagot naman po sila ng letter na nakasisi po ang Office of the President at lahat po ng sangguni, lahat ng departamento po ng DAR, na ang may karapatan na po sa lupa is yung pong pamilya ni Salvador Baluyot dahil po titulado na coverage ng land reform. O, anong nangyari dun sa... Ay, yun po, yung pong sulat na yon, pinakita ko po yung kay Kagawad Manny Yuto. Pinatarpulin ko pa nga po para makita ng lahat yung letter. Ang ginawa po niya, nilagay ko po dun sa lupa, yun na tinatanimang ko, ang ginawa po niya, binaklas niya, tapos tinuloy niya po yung pagbabakod ng baboy. Sino naman itong Manny Yutok na ito? Kagawad po ng San Manuel. Siya ang nagbabakod. Siya po yung nagbabakod at saka siya na po yung nagtatanim ngayon. Sinong may ibig sabihin na siya yung direktang umagaw? Opo, siya po yung direktang umagaw. Opo, utos daw po ng may-ari ng lupa, na which is si Mayor po. Kaya pong ginawa po namin, kasama po ako, nagpunta po kami ng barangay San Manuel. Ang sinabi po namin, pinakita po namin ito, na wag po nilang babakura ng aming lupa dahil po mayroon po kami titulo. Ngayon po, ginawa po nila, sinet po nila ulit yung aming pag-uusap. Tumawag sila na kung matutuloy, darating kami. Dumating po kami. Pero nabigla na lang po yung mga anak ko kasi po, ang nando doon po, Akala ko po, makikita ko po doon yung mga anak po ni Apong Coelho. Ang nakita ko po doon yung City Assessor's Office at saka po yung Municipal Attorney na si Attorney Castro po. Sila po yung nakikipag-negotiate po sa akin na kung okay daw po ba akong tumanggap ng pera para kapalit daw po nung lupa na sinasaka ko. Sabi ko po sa kanila, hindi ko po matatanggap yan dahil po titulado na yung lupa.
At habang titulado po yung lupa, huwag nyo muna pong bakuran. Sabi ko sa kanila. Pero kitang-kita ko po, sinabi sa harap-harapan, sinabi ni Attorney Castro. Sabi niya, bakuran mo, sabi niya kay Manny. Manny Utik. So si Attorney Castro ang nagutos? Nung panahon, kumbaga po kinontra po niya yung sinasabi ko na huwag niyo muna pong bakuran. Tapos po nagpapaliwanag po yung mga anak ko, sumabat na naman po si dating kagawad, ay dating kapitan na Obek Pider. Sinabihan niya po yung anak ko na huwag kang magsalita. Kaya po yung anak ko po, nagtanong siya, bakit nandoon si Obek Pider? Ang sabi po ni Abak Pader, observer po siya. Observer daw po siya. Ganun po. Kaya po, ang hindi po na minakausap si Mayora dahil ayaw naman po yung ni kapitan. Obe, ayaw niya. Oo. Sabi niya, hindi daw ako pwedeng pumunta doon. Opo. Kaya po, inilapit na po namin. Ang DG, yung sinabi nilang magkaso na lang. Ang sabi ko po, wag muna nilang bakuran. Opo. Kung gusto po ninyong mabawi ng tama, ipakansilan nyo po muna yung titulo ko. Hindi po yung ganyan na babakuran nyo, aalisin nyo po ako ng karapatan na magtanim doon sa lupa namin. Ano sabi? Sabi nila, ang comment po nila sa akin, dumating na lang po sa akin, mayabang daw po ako. Paano nila sinabi din na magdemanda na lang tayo? Yun po ang offer nila para po magkausap-usap. Magdemanda kayo? Di ba ganun yung ano nila? Sabi mo yung kwan. Magdemanda na lang kayo. Oo, yung sabi nila yung demandahan na lang. Demandahan na lang. Kaya po na, nakarating po kami sa... Kaya ano po, yan... Pag sasampa po ng kaso. Kaso na... Nagsampa kayo sa ombudsman po at saka sa against mayor po kay Kagawad Manny, Mayor Christian Angeles. Yes po. Kay Kagawad Manny Yuto. Barangay Chairman Pider. Hindi po ng San Manuel po. Presidente niya. At saka po si City Assessor Tulyarin. Oh, pagpunta niyo ng city assessor, 'di ba? Sabi ng dar sa inyo, ipa-assess niyo. Opo, totoo po 'yun. Nagsumulat din po kasi ako sa dar na bigyan niya po ako ng clearance para po mabayaran ko ng karapatang tax ng titulo na naibigay sa akin. Ang sabi po nila sa letter nila, hindi na po daw po kailangan ng clearance. Ipa-register na daw po sa assessor. Pagdating po sa assessor, ayaw po nilang tanggapin yung titulo. Nung kulyarin. Nung pong office ng kulyarin. Dahil nga po, alam nila, yung pong titulo na yun is yung pong tinikover nila. Sino ba si kulyarin? Hindi ba yan yung... City assessor po. Yung pinatakeover ni Mayor. Opo. Actually po, si City assessor... Kulya rin po, isa rin po yung napumunta ng barangay ng San Manuel po nung pinatawag po kami. Nagpatawag po ako ng pagkikita sa barangay para po sa mga heirs of Cuello, Puno Cuello. Ang dumating po, siya po at saka si Attorney Castro. Ngayon po, nung dumating po sila, ganun nga po, nag-o-offer sila ng pera. Pinakiusapan ko sila na wag muna nila i-takeover. Ang ginawa po talaga, tinakeover na po talaga ni Kagawa Manny. Siya na po yung nagsasaka ngayon, nakabakod. Hindi po ako makapasok, hindi po ako makasilip din sa tinatanong. Sige, manawagan kayo, lalo na sa ating Pangulo ng Pilipinas. Kasi recipient kayo ng CARP. Opo. Na isa sa proyekto ni dating Pangulong Marcos yan eh. Opo. Manawagan kayo para makarating ito doon sa Malacanang na yung titulo na ibinigay sa inyo ay tinitake-over ng mga may kapangyarihang opisyalis dito sa Tarlac City. Sige po, manawagan kayo. Ako po ay nananawagan sa ating
mahal na Presidente Bongbong Marcos, na sana po mabigyan niya po ng pansin. Ito pong aming suliranin dito po sa lupa na binana namin sa aming yumaong ama na nagpapasalamat kami dahil sa pamamagitan ni Presidente, dating Presidente Ferdinand Marcos ay nabigyan po siya ng lupa na masasaka. Sana po maawa po kayo sa mga magsasaka, mahal na Pangulo. Maibalik po sana sa amin, makapagtanim po kami. Kayo lang po ang maaasahan namin. No, kasi may titulo kayo. Opo. Kaya ano? Ma'am, para po sa mana President BBM po, ako po ay humingi sana ng tulong at pansin po sa inyo na matulungan niyo po sana yung katulad ko pong simpleng magsasaka na naging beneficiary po ng land reform. Tulungan niyo po sana kami magkaroon ng justisya na may balik po sana kami doon sa lupang sinasaka namin na matagal dito, na matagal na pong sinasaka ng aming pamilya at titulado na po. O sino na ang ngamkam? Si Mayor Cristy Angeles po, kasama po sila Kagawad Yutok na kasalukuyang pong nagtatanim, nag-aani sa amin lupa na dapat kami po ang nakikinabang. Ano, mahal na Pangulo, madinig mo po sana itong aming panawagan sa inyo. Wala po kami ibang kalapitan, kundi kayo lang po. Kami po'y nagpapasalamat na nadaan po kayo na intindi sa aming mga magsasaka. Ito'y programa na kayo, Mama. Na inyo pong programa na sa ganun po mabuhay muli ang mga magsasaka. Lalo na po sa mga programa ninyong maganda. At kami po'y mabiyayaan sa inyong mga pangarap dito sa mga lupa, dito sa atin sa Pilipinas. Yun lamang po. Okay. Mga kaibigan, kasama po natin ang mga taga-barangay Balingkanaway. Balingkanaway na naman ito, pero may problema po sila sa lupa sa barangay San Manuel. Ano po? Arito sa kaliwa si Maria Teresa, yung sa kanan Maria Teresa Baluyot, Benji Carlo Baluyot at Gloria Baluyot siguro ito, Palaran. Ano po ba yung naging problema rito sa inyong mga titulong hinahawakan, dahil narito yung mga titulo, dala-dalawa po ito. Pero hindi sila yung umaangkin, at mayroong ibang umaangkin ng lupain na mayroong titulo mula po sa Department of Agrarian Reform. Pakikwento nga po. Ako po si Maria Teresa Baluyot. Asawa po ni Yumaong Salvador Baluyot Jr. Kami po ay mayroong titulo na hawak. Ito po. Na matagal na po namin na sinasaka mula pa po nung hindi pa po naisisilang ang aking asawa at ang kanyang mga kapatid, sinasaka na po ito ng aking yumaong biyanan. Wala naman po kami problema, patuloy po kami nagsasaka. Nung dumating po yung panahon ng pandemic, bigla na lang po kami tinawagan ni Obec Feder na mayroon daw pong may-ari ng aming lupa, na mayroon din daw po silang hinahawak na titulo. Anong mga panahon po na yon, hindi po kami makauwi ng barangay Balingkanaway. Kaya po si Obec Feder ay sapilitan niyang kinausap ang aking kipag na kapatid po ng aking asawa na si Salvador. Ang kapatid niya po ay si Gloria Baluyot Palaran. Kinausap po siya ni Obec Feder. Kukunin na daw po niya yung lupa ni Mayor. Sino Mayor? Sino pong Mayor? Mayor Cristy Angeles po. Inutusan daw po siya ng, parang siyang inutusan na tagapag-ano namin, yung tagapag-arreglo sa kukunin na yung lupa.
Eh, may titulo sa inyo, bakit kukunin? Kasi po ako, hindi po ako mag-decide yan. Hindi ko po alam yan kasi hindi naman po akin yan dahil yan sinasaka nung binigay ng tatay ko nung buhay pa sa kapatid ko. Kung just in case mamala yung tatay ko, siyang ano, magsasaka. Ngayon po, hindi po ako pumayag. Pinapirma kang sa pinitan. Hindi po, sabi niya po sa akin na kukunin daw yung lupa, bibigyan kami ng 150,000. Sa utos ni? Sa utos ni? Sa utos daw po ni Mayor. Ako po wala naman po kung, hindi ko po dapat pirmahan niya kasi hindi naman sa akin yun. Kahit magkakapatid kami, may sarili kami respeto sa bawat isa. Hindi namin pwedeng pakiram yung pag-aari ng may pag-aari dahil kami, may sarili din naman kami. Yun po. Kaya nga po tinawagan ako ng aking hipag na kinukuha na nga daw po ni Mayor Cristy Angeles ang aming lupa na mayroon daw po silang hawak na titulo. Kaya ang sabi ko po sa aking anak, sandali lang, magtatanong muna tayo dito sa Dasa Manila dahil nasa Manila po kami nung time na yon na mayroong pandemic at di kami makauwi. Kaya po nagtanong kami kung ano ang aming dapat gawin, bakit po mayroon pong nag-aangkin ng lupa na matagal na po namin sinasaka panahon pa po ng aking ganan. Ngayon po, ano ang sagot ng ano? Ng DAR? Ang sabi po ng DAR sa amin, dapat po mag-usap daw po yung nagki-claim at saka daw po kami. Para, kasi po sinabi po namin na inaalok po kami ng 150 ni Obek Pider. Yung po ang kapitan ng ex-kapitan po, opo. Yun daw po ang offer ni Mayora Cristy Angeles na 150. Sabi ko, ngayon po, sabi po sa amin ng DAR, mayroon daw po yung computation sa ano, sa lupa, kung paano po man. Ngayon po, pumunta po yung anak ko, binigyan po siya ng sulat para mag-usap po si nagpa-imbita po. Opo, imbitasyon po kay sa mga nag-claim po at saka po sa amin. Ngayon po yung sulat na po na yun dahil si Obek. Sinong sumulat? Yung DAR. Yung DAR po. Opo. Okay. DAR po sa Manila yun, di ba? Hindi, dito sa Manila. Nagkaharap na kayo? Hindi po. Hindi po. Kasi po, binigay po namin yung sulat dahil sabi nga po ni ex-kapitan Obek Pider, siya po ang representative ni Mayor. Ni Mayora. Ngayon po, binigay po namin yung sulat. Nagalit siya. Ano ang sinabi niya sa iyo, G? Hindi ko matatanggap to. Ikikwento mo. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Alam ko na kung ano yung gagawin niyo. Lumaban pala kayo. Tapos po, nakikusap po kami na kung pwede po, magharap si Mayora at saka po kami para makapag-usap kami. Dahil yun po ang sinasabi ng DAR. Ngayon po, ang sagot po ni Obek Pider, sarado na daw po sa ganyang usapin si Mayora. Kaya po, napilitan po yung aking hipag na pinatawag ulit na Atchi, sabi mo kung ano nangyari sa barangay. Pinatawag po ako ulit. Ni Kapitan. Ni ex-kapitan. Okay. Ang sabi po niya sa akin, ano, kung hindi daw po ako pipirma, sa pilitan ipapabakod na. At saka sabi ko naman, nagmakaawa ako sa kanya, kulang na lang lulungod ako. Sabi ko, pwede po bang ka kung ano, intayin na lang si Benji. Sabi po niya, hindi daw pwede. Sabi pa, bigyan na nung painan niya sa ho. Ano, mapagal na ako dito sa lupa na to, wala naman sa akin dito, sabi niya. Anong pakinabang ko dito, sabi niya. Dinugdug niya yung lamesa. Kaya doon ako, na-stress ako sa kanya. Na-stress niya talaga ako. Tapos din, ginaganong pa nga niya ako eh. Tuturo-turo kanya. Kala mo, bata akong maliit. Eh, hindi ako sanay sa trouble kasi hindi ako sanay sa mga ganyang usapin na ano. Kaya na-stress talaga ako. Apo. Sabi ko, nagbakawa ako. Pwede pa kapka ako. Kausapin ko si Mayor, huwag makaawa ako kahit lulugod ako sa kanya. Ay, huwag ka pupunta doon, sabi niya gano'n. Huwag ka magdala ng politiko doon, sabi niya sa akin. Kaya yun, na-stress talaga ako. Tapos tumakbo na naman ako sa San Manuel.
hindi na ako nakakon dahil nga na-stress ako. Tapos yung oras na yun, nag-stop yung ano, yung usapin, nag-muntik ako magpula, nanginig ako. Baka kasi tamaan ako doon, mamatay ako, na-stress ako dahil mataas ako. So, anong nangyari po, no? Naagaw sa inyo yung lupa? Opo. Tapos po, bumalik po kami sa dar, binigyan kami po ng tapulin ba yun, Jay? Hindi, binigyan po kami ng... Ang pilit nilang kinukuha yung lupa, lumapit po ako sa Duterte's hotline po, sa 888. Opo. Tinanong ko po yung daar kung sino po ang may karapatan dun sa lupa na titulado na binigay nila sa amin. At nagbigay po sila ng letter, sumagot naman po sila ng letter na nakasisi po ang Office of the President at lahat po ng sangguni, lahat ng departamento po ng daar, na ang may karapatan na po sa lupa is yung pong pamilya ni Salvador Baluyot dahil po titulado na coverage ng land reform. Oh, anong nangyari dun sa... Ay, yun po, yung pong sulat na yun, pinakita ko po yung kay Kagawad Manny Yuto. Pinatarpulin ko pa nga po para makita ng lahat yung letter. Ang ginawa po niya, nilagay ko po dun sa lupa, yun na tinataniwan ko, ang ginawa po niya, binaklas niya, tapos tinuloy niya po yung pagbabakod ng baboy. Sino naman itong Manny Yutok na ito? Kagawad po ng San Manuel. Siya ang nagbabakod. Siya po yung nagbabakod at saka siya na po yung nagtatanim ngayon. Sinong may... Ibig sabihin, siya yung direktang umagaw. Opo, siya po yung direktang umagaw. Opo, utos daw po ng may-ari ng lupa, na which is si Mayor po. Kaya pong ginawa po namin... Kasama po ako, nagpunta po kami ng Barangay San Manuel. Sinabi po namin, pinakita po namin ito, na wag po nilang babakura ng aming lupa dahil po mayroon po kami titulo. Ngayon po, ginawa po nila, sinet po nila ulit yung aming pag-uusap. Tumawag sila na kung matutuloy, darating kami. Dumating po kami. Pero nabigla na lang po yung mga anak ko kasi po, ang nando doon po, Akala ko po, makikita ko po doon yung mga anak po ni Apong Coelho. Ang nakita ko po doon yung City Assessor's Office at saka po yung Municipal Attorney na si Attorney Castro po. Sila po yung nakikipag-negotiate po sa akin na kung okay daw po ba akong tumanggap ng pera para kapalit daw po nung lupa na sinasaka ko. Sabi ko po sa kanila, hindi ko po matatanggap yan dahil po titulado na yung lupa. At habang titulado po yung lupa, huwag mo muna pong bakuran, sabi ko sa kanila. Pero kitang-kita ko po, sinabi sa harap-harapan, sinabi ni Atty. Castro, sabi niya, bakuran mo, sabi niya kay Manny. Manny so, si Atty. Castro ang nagutos? Nung panahon, kumbaga po kinontra po niya yung sinasabi ko na huwag niyo muna pong bakuran. Tapos po nagpapaliwanag po yung mga anak ko, sumabat na naman po si dating kagawad, dating kapitan na Obek Pider. Sinabihan niya po yung anak ko na wag kang magsalita. Kaya po yung anak ko po, nagtanong siya, bakit nandoon si Obek Pider? Ang sabi po ni Obek Pider, observer po siya. Observer daw po siya. Ganun po. Kaya po, ang hindi po na minakausap si Mayora dahil ayaw naman po yung ani napitang... Ayaw niya. Oo. Sabi niya, hindi daw ako pwede pumunta doon. Opo. Kaya po, inilapit na po namin nila. Ang Digi, yung sinabi nilang magkaso na lang. Ang sabi ko po, wag muna nilang bakuran. Opo. Kung gusto po ninyong mabawi ng tama, ipakansilan niyo po muna yung titulo ko. Hindi po yung ganyan na babakuran niyo, aalisin niyo po ako ng karapatan na magtanim doon sa lupa namin. Sabi niyo na, ang comment po nila sa akin, dumating na lang po sa akin, mayabang daw po ako. Paano nila sinabi din na magdemanda na lang tayo? Yun po ang offer nila para po magkausap-usap. Magdemanda kayo? Di ba ganun yung ano nila? Sabihin mo yung kwan, magdemanda na lang kayo. Oo, yung sabi nyo na yung demandahan na lang. Demandahan na lang. Kaya po nakarating po kami sa
Ngayon po, yan... Pag sasampa po ng kaso. Kaso na... Nagsampa kayo sa... Ombudsman po at saka sa... Against? Mayor po, kay Kagawad Manny. Mayor Christy Angles? Yes po. Kay Kagawad Manny Yuto? Barangay Manny. Chairman... Fidel? Hindi po, ng San Manuel po. Santo Diyang. At saka po si City Assessor Pulyarin. Pulyarin, okay. Oh, pagpunta nyo ng City Assessor, di ba sabi ng dar sa inyo, ipa-assess nyo? Opo, totoo po yun. Nagsumulat din po kasi ako sa DAR na bigyan niya po ako ng clearance para pong mabayaran ko na yung karapatang tax ng titulo na naibigay sa akin. Ang sabi po nila sa letter nila, hindi na po daw po kailangan ng clearance. Ipa-register na daw po sa assessor. Pagdating po sa assessor, ayaw po nilang tanggapin yung titulo. Anong Kulyarin? Anong pong office ng Kulyarin? Mm-hmm. Dahil nga po, alam nila, yung pong titulo na yun is yung pong tinikover nila. Sino ba si Kulyarin? Hindi ba yan yung... City assessor po. Yung pinatakeover ni Mayor. Opo. Actually po, si City Assessor Kulyarin po, isa rin po yun na pumunta ng barangay ng San Manuel po nung pinatawag po kami. Nagpatawag po ako ng pagkikita sa barangay para po sa mga heirs of Cuello, Puno Cuello. Ang dumating po, siya po at saka si Attorney Castro. Ngayon po, nung dumating po sila, ganun nga po, nabu-offer sila ng pera. Pinakiusapan ko sila na wag muna nila i-takeover. Ang ginawa po talaga, tinakeover na po talaga ni Kagawa Manny. Siya na po yung nagsasaka ngayon, nakabakod. Hindi po ako makapasok, hindi po ako makasilid doon sa tinatanong. Sige, manawagan kayo, lalo na sa ating Pangulo ng Pilipinas. Kasi recipient kayo ng CARP. Opo. Na isa sa proyekto ni dating Pangulong Marcos yan eh. Opo. Manawagan kayo para makarating ito doon sa Malacanang na yung titulo na ibinigay sa inyo tinitake over ng mga may kapangyarihang opisyalis dito sa Tarlac City. Sige po, manawagan kayo. Ako po ay nananawagan sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, na sana po mabigyan niya po ng pansin ito pong aming suliranin dito po sa lupa na binana namin sa aming yumaong ama na nagpapasalamat kami dahil sa pamamagitan ni Presidente, dating President Ferdinand Marcos ay nabigyan po siya ng lupa na masasaka. Sana po, maawa po kayo sa mga magsasaka, mahal na Pangulo. Maibalik po sana sa amin, makapagtanim po kami. Kayo lang po ang maaasahan namin. No, kasi may titulo kayo. Opo. Kaya naman. Para po sa mga President BBM po, ako po ay humingi sana ng tulong at pansin po sa inyo na matulungan niyo po sana yung katulad ko pong simpleng magsasaka na naging beneficiary po ng land reform. Tulungan niyo po sana kami magkaroon ng justisya na may balik po sana kami doon sa lupang sinasaka namin na matagal na pong sinasaka ng aming pamilya at titulado na po. O sino na ang ngamkam? Si Mayor Christy Angeles po, kasama po sila Kagawad Yutok na kasalukuyang pong nagtatanim, nag-aani sa aming lupa na dapat kami po ang nakikinabang. Mahal na Pangulo, madinig mo po sana itong aming panawagan sa inyo. Wala po kami ibang kalapitan, kundi kayo lang po. Kami po'y nagpapasalamat na narayan po kayo na intindi sa aming mga magsasaka. Ito'y programa na kaya, Mama. Na inyo pong programa na sa ganun po mabuhay muli ang mga
magsasaka. Lalo na po sa mga programa ninyong maganda. At kami po'y magyayaan sa inyong mga pangarap dito sa mga lupa.